Ang komedyanteng Pilipino na si Pocuang noong Miyerkules ay nag-alok kay Miss Myanmar na nagsalita tungkol sa naghaharing hunta sa kanyang bansa sa Miss Universe na nakakuha ng papuri mula sa nangungunang utos ng Pilipinas. Sinabi ni Thazor Wintluin na kilala rin bilang Candy na takot siya para sa kanyang kaligtasan kung uuwi siya pagkatapos ng pageant sa US noong Linggo. "Bukas ang aking tahanan para sa iyo, Miss Myanmar," said Pocuang, Mariette Subong in real life. Ang Milk Tea Alliance, isang online na koalisyon ng mga aktivista para sa kabataan ng demokrasya mula sa Hong Kong, Taiwan, Thailand, at Myanmar, ay napansin ang alok na nakapagpapalakas ng loob. Sinabi ng ulat ng media na ang 22 taong gulang na si Candy Thazar ay lumabas mula sa Myanmar na nakasuot ng hoodie at sunglass upang lumahok sa 69th Miss Universe. Matapos mawala ang kanyang bagahe kasama ang kanyang orihinal na pambansang kasuotan dito, nagsuot siya ng kahaliling Burmese na etniko na sangkap sa yugto ng mundo, na may karatulang nagsasabing "Pray for Myanmar." Nanalo siya sa pambansang kompetisyon sa costume at nakarating sa top 21. "Nagpapasalamat sa mga tagahanga," sinabi niya sa Instagram, "ito ay higit pa sa isang costume. Ito ay isang mensahe, diwa at pagkakaisa." Inaresto ng militar ng Myanmar ang pinuno ng oposisyon na si Aung San Suu Kyi at mga pinuno ng sibilyan noong Pebrero. Si Candy Thazar ay bahagi ng mga susunod na protesta laban sa hunta, na nagdadokumento ng paglaban sa social media. "Napagpasyahan kong gugulin ang lahat ng aking matitipid upang matulungan ang mga pamilya ng namatay at ang mga matapang na nagpoprotesta na isinasapalaran ang kanilang buhay doon," sinabi niya sa isang video na na-upload sa Facebook araw bago ang coronation. "Ano man ang gawin, sinusubukan ko pa ring makarating sa kompetisyon ng Miss Universe, at inaasahan na bibigyan ako nito ng pagkakataon na ipaalam sa mundo ang ating bansa at kung paano nanganganib ang ating kalayaan, karapatang pantao, at karapatang mabuhay," sabi ni Candy. Sinabi ni Thazar sa New York Times na hindi niya alam kung saan siya pupunta pagkatapos ng pageant. Ang iba pang ulat ng media ay nagsabing may inisyo para sa kanya ng isang warrant. Nag-issue umano ang militar ng warrant of arrest para sa isa pang beauty queen sa Myanmar na si Han Lei, na nagsalita rin laban sa hunte nang umakyat siya sa Miss Grand International Entablado noong Marso.